Ika-apat ng Hunyo, Webes sa ikasyam na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduceo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduceo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus, "Ano ang una sa lahat ng utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang una. Makinig nawa o Israel, iisa lang ang Panginoong ating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa kaysa mga ito." Kaya sinabi ng guro ng batas, "Mabuti guro, totoo ang sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay." Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito kaya sinabi niya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos at wala nang nangahas magtanong sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Kapag mahal natin ang isang tao, nais nating maging malapit sa Kanya. Dahil dito, nalulungkot tayo kapag namawalay tayo sa ating mga mahal sa buhay. Nariyan ang mga magulang na nasa ibang bansa upang magtrabaho, mga long-distance relationship, mga kaibigang umalis at kung ano-ano pa. Nakasalalay ang mabungang pakikipag-ugnayan sa kung gaano tayo kalapit o kalayo sa mga taong nais nating makaugnay. Ganon din ang pakipag-ugnayan sa Diyos. Gusto rin nating mapalapit sa Diyos, subalit hindi masusukat ng distansya ang pagiging malapit sa Diyos. Sa halip, masasabing malapit tayo sa Diyos kung iniibig natin siya at ipinakikita at isinasabuhay natin ang pag-ibig na ito sa ating pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga mas nangangailangan kaysa atin. Pagsasagawa, huwag nating ihiwalay ang ating pag-ibig sa Diyos sa pagiging mulat natin sa pangangailangan ng iba. Kapag pinaghiwalay natin ito, lalabas tayong mga sinungaling.